will be sharing my background, my journey, and yung mga learnings ko, no, along the way. And I hope madami po sa inyo na ma-inspire dito kasi possible may pinagdaanan kami na pinagdaanan mo din or pinagdadaanan or dadaanan mo pa lang. At least, mas mapapabilis ka na, no, learning from the experience of others. Tama ba? Sabi nga, di ba, merong quote na, you will learn from your mistakes, right? Pero alam niyo ang best, you learn from others' mistakes. Hindi mo na kailangan pagdaanan, di ba? Yung pinagdaanan ng iba. Pero, yun nga yung kagandahan ano, sa mga mentoring natin. Kasi, possible may na-experience ka na mas mapapabilis yung pag-resolve mo ng mga challenges mo kasi natututo ka na kung paano i-handle ng iba, di ba? So, ayan, no, so I hope na marami tayong matutunan. So, start na po tayo no, sa aking background. So, yes, tama po si Mentor Kristen. I am a nurse by profession. Registered nurse po ako, pero hindi po ako nag-practice ng aking nursing career. Bakit? Kasi way back, challenging po talaga mag-apply sa mga hospitals. Meron po ba dito na nurse na nakaka-relate katulad ko? Before kasi sa Pilipinas, sa sobrang dami po ng nurses dito, para makapag-apply ka sa hospital, di ba, kailangan meron kang tinatawag na backer, kailangan marami kang connection, mababa kasi talaga yung demand. Kaya kung papasok ka man sa trabaho, instead na ikaw yung sesweldohan, ikaw pa yung magbabayad ng service mo. Diba? Kaya nga ang dami nag-a-abroad eh, dahil sa ganyang kalakaran, 'di ba? Only in the Philippines, ikaw na 'yung nagtrabaho, ikaw pa 'yung magbabayad. At marami din po 'yung gumawa niyan dahil marami din gusto na kumuha ng experience para syempre makapag-abroad and syempre bilang panganay po sa magkakapatid at ayaw ko na po maging pabigat pa sa mami ko kasi OFW siya. Ilang taon niya na po akong pinag-aral. Yan 'yung reason kung bakit kahit hindi ko linya, nakikita niyo po, pinili ko magtrabaho sa call center. 'Di ba? Minsan kasi 'di ba pag may mga opportunity iniisip natin hindi natin linya pero kung tutuusin sa buhay pinipili nating linyahin yung mga bagay na nakikita natin na pwede tayong mag-benefit kasi as you can see pinili kong linyahin 'yan kasi 'yan yung nakita kong opportunity na pwede tayong kumita ng pera. Kaya hindi po talaga uso yung linya-linya, tama? Pinipili talaga nating linyahin yung mga opportunity na magbe-benefit tayo tulad nung na-experience ko. Actually, may mga kilala nga ako, mga doktor, pero pinili nila mag-nurse para makapag-abroad, tama? May mga hindi linya yung pag-OFW, pero pinili nila kahit malayo sa pamilya dahil yan yung nakikita nila ng opportunity na makakatulong sa family nila. Actually, akala natin nga kasi pag nakagraduate ka na, nakahanap ka na ng trabaho, okay na okay ka na, tama? Pero dyan pala natin ma-experience yung realidad ng buhay na kahit ilang taon na tayo nagtatrabaho, wala pa rin talagang time and financial freedom. Diba? Dumating ka din ba sa point katulad ko na na-question mo din yung career path mo? Kasi ako dumating ako sa point na na-question ko yung career path ko. By the way, if I'm asking questions, feel free to answer. You can comment. Diba? Talagang mag-ingay kayo dyan sa chat ano, para nakikita ko kung may mga nakikinig ba. Ayan. So, dumating sa point kasi na na-question ko rin yung career path ko. No? Na parang natanong ko rin kay Lord. Na sabi ko, Lord, nagkamali ba ako ng pinili na kurso? Diba? May mali ba sa decision na ginawa ko? Kasi na-feel ko na parang ilang years yung nasayang ko eh. Kasi ilang taon ako nag-aral ng nursing, tapos nag-end up ako sa call center. Parang hindi siya relevant sa ginagawa ko. Diba? I mean, na-question mo ba yun? Dumating ba sa point na sumagi yun sa isip mo? Kasi ako dumating sa point na na-question ko rin yun na bakit kailangan ko pa mag-aral ng nursing ng ilang taon tapos hindi ko rin naman pala siya magagamit sa buhay. Diba? Kumaga, na-question ko yung mga decisions ko sa buhay, kung tama ba. Ayan, may mga, I believe, nakaka-relate. O yun, opo ako men, sabi ni Mentor Kristen. Correct, sabi ni Mentor Igloria. Oh, okay, I see, may mga nakaka-relate din, diba? And that will bring us to lesson number one. Ayan, ito pala yung buhay ko before sa call center. Grabe, ang tawag sa amin, bayaning puyat, diba? Bayani kasi bawal talaga mag-absent. Tawag sa amin mga immortal kahit bumabagyo ng malakas, kahit anong event dito sa Pinas, bawal talaga mag-absent kasi iba yung event dito sa Pinas compared sa sa ibang bansa. Tama? Puyat. Kasi gabi-gabing puyat. Diba? 6 years tayo nagtrabaho, graveyard shift, pero tiniis natin yan. Diba? Kasi yun yung nakikita natin na pwede tayong kumita through that
opportunity. Yes, nako, lalo na pag Black Friday at Boxing Day, nako, grabe talaga yung katawan dyan, Mentor Kristan, di ba? And that will bring us to lesson number one, okay? So sabi ko nga, itong topic natin is about lessons that I have learned throughout my I Am journey, and I hope na maraming sa inyo na matuto din dito. So ano yung lesson number one na natutunan ko, no, sa pag-network ko? Everything happens for a reason, and there are no accidents, only purpose. Kasi possible na experience mo din yung na-experience ko. Diba? Dati kasi hindi ko yan talaga maintindihan, but later on I realized may purpose pala lahat na nangyayari sa life ko. Kumbaga, lahat ng nangyayari sa life mo, alam mo, connected pala yan sa vision na nilaan ni Lord para sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. Kaya pala ako nag-nurse, kaya pala ako pinahirapan sa pag-a-apply sa hospital before. Alam mo yung na-realize ko? Para mag-call center talaga ako. Kasi yan yung booming na industry way back eh. Kaya nga pag binabalikan ko, kinikilabutan ako eh. Kaya pala ako nag-call center kasi dyan pala namin mamimit ang sister ko na si Mentor Jessa, who's also one of the Diamond Elite Executives ng company. Dyan pala namin mamimit ang sister ko, ang aming angel mentor na si Mentor Kath. So for those who are wondering, di ba kilala ninyo si Mentor Kath? Yes, si Mentor Kath ay aking office mate. Di ba? Office mate ko siya sa call center. Trainer ako dun sa BPO. Siya naman ay coach ng mga managers. Diba? Ito yung pictures namin ni Mentor Kath before nung magkatrabaho kami. Oo, may purpose din kaya ako nawala ng work. Sabi ni Mentor Kristan. Oo, that's right. Akala ko kasi, nagsayang ako ng oras. Alam mo yun? Diba sabi nga, time wasted is equal to life wasted, right? Diyan ko na-realize may purpose pala. Buti na lang talaga nag-call center ako. Kasi kung di ako nag-call center, definitely, wala ako sa ganitong opportunity. Hindi ako nagsishare sa harap nyo ngayon. Diba? Or, what if ganito yung scenario? What if okay na okay ako sa trabaho ko before as a nurse? Most probably, hindi ko rin makikilala yung angel mentor namin ng sister ko. So, wala po talagang aksidente, only purpose. So, if you're writing down, you can write it down. No accident, only purpose. Okay, lagi mong tatandaan ito. God never does anything accidentally and He never makes mistakes. So, if you're wondering kung tama nga ba talaga na nandito ka sa I Am Worldwide, lagi mong tatandaan ito. He never does anything accidentally and He never makes mistakes. It's not a mistake why you are here in I Am Worldwide. It is for His purpose. Okay? Kaya, lagi mong tatandaan to, di ba? Hindi aksidente na napapakinggan mo to. Hindi aksidente na nandito ka sa team na to, sa team procedures. Hindi aksidente na nandito ka sa I Am Worldwide. Lahat na na-experience natin sa buhay, kailangan mo maintindihan may purpose yan. Even mga challenges natin, may purpose yan. Kasi sa trabaho ko before as a trainer, ito oh, di ba? Itong pinapakita ko sa inyo kanina. Alam niyo, sobrang andami rin talagang challenges. Diyan ko na-experience sa kahit anong sipag ko, kahit anong effort ko sa pagtatrabaho, kahit promoted na tayo, wala pa din talaga akong naiipon. As a matter of fact, like itong kinikwento, no? Even 1,000 pesos sa bank account ko, wala. Diba? Nakakahiya kasi trainer ka ng company, ang daming rumirespeto sa'yo. Diba? Kasi ang ganda ng ano, ang ganda ng position mo, pangarap yun na position ng lahat eh. Pero kung deep inside, diba, walang-wala talaga. O sabi ni Mentor Mary, relate. Alam ko sa sarili ko na kahit 5 to 10 years ko siyang gawin, ganun pa din. Kasi wala naman talagang magbabago eh, kung wala kang gagawing bago eh, tama? As an employee, dyan ko rin na-experience, maximize talaga ako sa trabaho. Pero fix yung income, wala pa rin time and financial freedom. Dumating sa point na pinapasukan din ako ng worry, at a young age, parang ka lang nagmi-midlife crisis. Kasi hindi clear sa atin ano yung mangyayari sa atin sa future eh, tama? Iniisip ko niyan, paano na lang pag may emergency, tama? Dumating sa point na si-set aside natin even mga pangarap natin kasi nakadepende tayo sa circumstance natin. Alam nyo ba, even yung thought before ng second hand na sasakyan, hindi talaga yan maarok ng isip ko kasi napaka-imposible. Second hand na nga lang yun ha, kakarag-karag na sasakyan. Diba? Kumbaga iniisip mo kasi mga basic needs mo eh. Akala ko nga, forever na ako magtatrabaho sa call center eh, kasi wala na ako ibang alam na trabaho dito sa Pilipinas na okay din ang pay. Kasi in fairness naman sa BPO, compared sa mga ibang jobs dito sa Philippines, yan yung isa sa mga highest paying jobs dito. But still, hindi yan makakabuild ang pangarap natin, di ba? Ang point ko lang dito is, madami sa atin naka-experience sa mga iba't ibang challenges, tama? Lalo na sa mga trabaho natin. Na-experience mo ba yan? Hirap na hirap ka sa trabaho mo? Na dati hindi natin ito maintindihan eh. Pero ngayon, buti na intindihan natin. Kasi kung hindi, hindi ka magiging open sa ganitong opportunity. Tama? Kaya ka pala
Kaya kumaga kung bakit ka nahirapan, kasi you open ka sa ganitong opportunity na kaya kang bigyan ng time and financial freedom. Imagine kung di ka na-challenge sa ginagawa mo, wala ka dito. Na even ang mga challenges, di ba, they are opportunities in disguise. Di ba sabi dito, obstacles are opportunities in disguise. During our challenging moments na halos ayawan na natin, halos sukuan na natin, diyan pala ipapanganak yung opportunity na pwede makapagpabago ng buhay namin, natin. Di ba? Kasi, alam mo, during that time, diyan talaga ako napapray kay Lord. Sabi ko, Lord, please give me an opportunity. Kasi I know I'm still young, I can still do more. It's just that, nalilimit kasi ako sa trabaho ko before eh. Kumbaga parang nakabox ako, hindi ko alam kung paano ako makakawala. At alam mo, God is really good. Diba, napakabuti niya sa buhay natin kasi sumasagot talaga siya sa mga dasal natin eh. Tama? Do you agree na sumasagot si Lord sa mga prayers mo? Can you comment, I am blessed, if naniniwala ka na sumasagot si Lord sa mga prayers mo? Okay. Wait lang ha. Ayan. Sorry, can you give me like 30 seconds, mga mentors? Meron lang ako delivery. Saglit na saglit lang ha. 30 seconds lang. Thank you. Ayun, mga mentors, no? I hope mentors na ano nag-ano kayo, mentors, no, nag-write down ng notes para may mga balikan tayo, mentors, na video, no. And yun, mga mentors, no, if you can turn it on your camera and be active po sa ano, no, sa chat box para may interaction din tayo with Mentor Krisha. Kasi grabe, mentors, no, tignan yung first slide pa lang, mentors, no. First slide pa lang pero bonggang-bongga na, okay? So I hope, mentors, na ano, no, na ito, very quick lang, madali, mabilis lang naman to, no? Mabilis lang naman to, at saka ilang ano lang, 'di ba? So I encourage everyone na ano, na focus muna tayo, no, sa training, para ayun, kasi ayan, ayan na si Mentor Krish. Thank you so much, Mentor Kristan. Ayun. Grabe kasi ngayon talagang lahat deliveries na lang, ano. So ayan. So thank you so much, 'di ba? So anyway, ayun nga, ano, ang dami nag-comment, I am blessed, kasi naniniwala tayo, no, na sumasagot si Lord sa prayer. Totoo 'yan, 'di ba? Diyan ko talaga napatunayan talaga, no, sa buhay ko yung power talaga ni Lord. Bring us to lesson number 2. 'Di ba? So ano yung lesson number 2? Lesson number 2 is, sabi dito, sometimes God doesn't give exactly what we pray for, but He gives us opportunities to get what we pray for. Wait lang, hiningal ako. Okay. Kasi 10 lessons to, di ba? So lesson number, God doesn't give exactly what we pray for, but He gives us opportunities to get what we pray for. Alright, napakaganda nito, and kailangan mag-sync into sa'yo, kasi this is also one of the major lessons that I have learned along the way. Lagi mo tong tatandaan. Actually, ganito nga rin yung topic namin kay Press kahapon, ano, doon sa Life Plus namin, di ba? Ano na ibig sabihin nito? Si God, sinasagot niya talaga yung mga prayers natin whenever we are praying to Him. Okay, kasi mga anak niya tayo, tama? Kumbaga, hindi niya talaga tayo pababayaan, sasagutin ka niya the way kung paano ka makipag-usap sa parents mo at sinasagot ka ng parents mo, tama? Pero ito yung kailangan mong tandaan. Kailangan mong maging sensitive sa answers niya. Okay? Kasi nakalagay yan even sa scripture eh. Sabi sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Tama? Ibig sabihin, if nag-ask ka, makaka-receive ka. Okay? Pero lagi mong tatandaan, si God, the way He answers prayers, ganito. Sabi dito, God is ready to answer your prayer in His own way and perfect time. Okay? Kumbaga, maraming tao kasi hindi nila to alam. They are expecting na kung ano yung pinagpipray nila, yan yung exact na ibabagsak sa kanila ni Lord sa harap nila. Okay? Kailangan, again ha, magets mo to. Para, ano ka, aware ka lagi sa mga opportunities na dumarating sa buhay. Ganito, ano, for example, if you're praying for time and financial freedom, hindi ka niya babagsakan ng cash sa harap mo? Walang magdo-doorbell sa bahay niyo at aabutan ka ng 10 million? Tama? Kumbaga,
If you're praying for opportunities, if you're praying for time and financial freedom, anong ibabagsak sa inyo, Lord? He will give you opportunity para makuha yun. Kailangan maintindihan kasi natin to kasi hindi natin ma-achieve yung vision na i-prepare sa atin ni God kundi tayo receptive dito. Lagi mo itong tatandaan, this is actually one of my favorite quotes din. Ano? Sabi dito, people pray for cake, but when God gives them eggs, oil, butter, batter, a pan, and an oven, they get for kitchen. Remember, He doesn't answer our prayers through finished products. He answers through opportunities. Okay? Kailangan mag-sync in mo kaya ka nandito sa opportunity na to kasi pinag-pray mo to. Okay? Again, kaya ka nandito sa I Am Worldwide kasi pinag-pray mo to. May iba kasi nandito na. Tama? Napaka-bless mo na kasi binigay na sa'yo ni Lord yung pinag-tama. Pero, anong ginagawa? Hindi pa rin hinahataw. Okay? Every day. Diba gumigising? Pray pa ng pray na kung ano ibigay sa kanil, Lord. Pero ito na yung opportunity na ibinigay. Hindi pa natin hinahataw. Ito yung pinagdasal natin. Ito yung hiningi mo sa kanya. Tama? Pero, possible naka-question mo na, eh, bakit ganyan si Lord sumagot ng prayers? Bakit di niya nalang ibigay sa akin yung pinagdadasal ko kung ano mismo? Alam mo kung bakit? Kasi gusto ni Lord, pag may ibibigay siya sa atin, ito yung mag-grow at madedevelop tayo para mas mapangalagaan natin yung blessing na ibibigay niya kasi si God ayaw niya ng waste. Kasi possible kung nakuha mo ng mas mabilis, mas madali ding mawawala. Kung nakuha mo ng mas mabilis, hindi mo rin siya ma-appreciate. Kaya alam mo, nung nag-pray ako ng opportunity, tapos shinare sa akin to, I knew in my heart na ito talaga yung pinagpipray ko. Diba? Ikaw naniniwala ka ba na binigay sa'yo ni Lord ang I Am Worldwide as a solution sa pinagdarasal mo? Kasi kung naniniwala ka, mag-decide ka talaga na seryosohin to. Sabi nga ni Press, mag-all out ka. As a network marketer, mag-all out ka kasi dito niya tayo sa ganitong industry nilagay. Tama? Imagine, pwedeng ibang tao yung nandito, pero ikaw yung nandito. Alam mo, napaka-bless mo. Maganda maintindihan mo rin yan as we build our team. Kasi even as we build our team, kahit andito ka na sa I Am, di ba? Si God, He gives us opportunities all the time. Lagi mong tatandaan yan. For example, isa ka ba sa nagpipray, Lord, please give me a bigger team. Lord, gusto ko ng malaking team. Parang phenomenals. Lord, gusto ko ng malaking team. Parang team blast. Di ba? Alam mo kung paano siya sasagot? Bibigyan ka niya ng mga opportunities. Bibigyan ka na ng maraming challenges para gumaling ka sa pag-handle ng malaking team. Grabe si Lord sumagot, no? Nakakakilabot. Papa-experience niya sa'yo, alam mo, mga difficult na people, difficult na situation. Kasi hindi ka madedevelop eh kung lagi ka nasa comfort zone. Tama? Sarili mo pa nga lang, nahihirapan ka mag-handle. 5 tao pa nga lang, nahihirapan ka mag-handle. 1,000 people pa kaya, 10,000 people pa kaya. Alam mo yung iba kasi hindi nila to alam. Pag naka-experience ng challenges, what do they do? Quit na. Ayaw na. Pero hindi nila alam, pinag-pray nila yun. Kaya nga nila na-experience yung mga challenges eh. Kaya don't question if nag-pray ka, Lord, diba, I want to rank up. Lord, I want to level up para magkaroon ng malaking grupo. Then the next morning, naka-experience ka ng maraming challenges. Sinasagot niya yung prayer mo kasi dine-develop ka niya, nire-ready ka niya. Kaya kung alam mo yung proseso, definitely makikip ka talaga sa business na to. Kasi totoo yun eh. When God wants you to grow, He makes you uncomfortable. Again, when God wants you to grow, He makes you uncomfortable. Kailangan niyang gawin yan. Okay? Kailangan niyang gawin yan para mag-grow ka to be a leader na kayang mag-handle ng maraming responsibilities. Kasi alam niya, kahit bagsakan ka niya ng 10,000 na tao, ito, tanong, example, imagine mo sarili mo. Bibigyan ka ng grupo na kasing laki ng team blast right now. But the question is, can you handle team blast right now? Sige, assess mo sarili mo. Bibigyan ka niya team blast right now. But can you handle team blast right now? Siguro parang maaaligaga ka. No? So, ay, oh, ano, paano ba i-handle? Parang ang hirap, di ba? So, yun yung question. Yun yung answer, di ba? Kumbaga, binibuild muna tayo ni Lord. Character building muna. Okay? Sabi nga dito,
O sabi, no, definitely no for now. Wow, wait lang po. So, character building muna. So, tama ito, ano? A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. That's the reason why he wants us to learn throughout the process. He wants us to be ready to handle bigger blessings. Okay? And when I'm talking about blessing, I'm not just talking about money, but even people. Yeah, that's the right mindset. Equip muna yung sarili. Character building muna. Kasi totoo yan, whatever you mismanage, you will lose. Sabi nga ni Mentor Weya. Diba? Kaya kung ano yung pinagpipray mo, lagi mong tatandaan, may katumbas na opportunity yan. Yan din talaga yung natutunan ko kay Press. Kung paano tayo i-develop ni God. For example, ganito. Lord, please give me patience. Pinagpipray mo yan. Alam mo kung ano yung opportunity na isisend niya sa'yo? Diba, hindi ka niya babagsakan ng patience sa pagka-pray mo ay patient ka na. Hindi ganun. Alam mo kung anong babagsak niya sa'yo? He will send you difficult scenarios para ma-activate mo yung pagiging patient mo. Diba? Yes, situations, right, Mentor Mark? Difficult people, right, Mentor Weya? For example, you are praying for love. Lord, give me love in my heart. Alam mo, ibibigay niya sa'yo mga taong di ka mahal-mahal para ma-activate mo ang love sa heart mo. O, diba? Kaya may purpose, even mga tao na sinisend ni Lord sa buhay natin. Kaya kung ikaw may nakita ka na vision, nag-decide ka po na abutin yan, diba? May mga kalakip na challenges yan. Diba? Hindi aksidente kung bakit mo na-experience yung mga yan. Okay? Pero ito yung assurance sa atin, lagi mong tatandaan. Your challenge was not sent to defeat you, it was sent to increase you. Okay? Kaya, ang tip ko sa inyo mga men, get ready and prepare yourself every single day. Always look for the opportunity. Alam mo may purpose lahat ng yan. Diyan ka mas lalong gagaling. Okay? For every challenge na experience mo, may opportunity na kalakip yan. Okay? Are you learning mga mentors? I hope that you are learning because that we will go to lesson number 3. Ano pa yung isa sa mga major lessons na natutunan ko no, sa journey ko? Kasi again, it's all about our journey. Kinikwento natin ano, along the way kung paano tayo na-develop dito. Lesson number 3, rejection is a redirection. Naku, sobrang ganda nito. Rejection is a redirection. This is also one of the major lessons na natutunan ko, no? And I hope matuto ka din sa story ko. Kasi, remember yung kinento ko sa inyo kanina, kami ni Mentor Kath ang office mates, tama? Kami po talaga yung office mates. Pero since super negative ako sa networking before, kasi nakikita ko nag-networking siya eh. Umiiwas talaga ako. Kasi ayoko ng networking. Diba? Kung tutuusin, ako nga dapat yung ma-invite niya eh. Kasi ako yung kakilala niya eh, tama? Parang na-reject ko siya, no? Pero alam mo, hindi siya huminto. Tuloy lang siya. Ang di niya alam, habang nag-a-add siya ng mga friends on Facebook, alam mo, na-invite niya yung sister ko na hindi niya po kakilala. Kasi before sa Facebook, iba yung name ni Mentor Jessa. Okay, hindi niya alam na add niya yung sister ko. Ngayon, si Mentor Jessa ang nag-join kay Mentor Kath. Imagine, kami yung magkakilala, pero ang sister ko ang nag-join kay Mentor Kath. Diba? And then eventually, to cut the long story short, ako yung nag-join sa sister ko. Ang galing, no? Baka kasi may makakilala ka na negative. Patunay kami na huwag kang hihinto kasi hindi mo alam, baka kamag-anak pala niya yung magiging power leader mo. Grabe, no? Kaya don't quit. Sometimes, sabi nga, no, the things that you're hoping for come at unexpected times. Imagine kung nag-quit si Mentor Kath dahil sa mga ganong rejections, wala sanang team fears ngayon, tama? Tumanggi man ako nung una dahil may sarili akong plano, pero dito mo makikita, ano, eventually si Mentor Jessa yung nag-invite sa akin, no? Siya yung nakapagpa-join sa akin. Pero dito may makikita yung sinasabi sa scripture na to, sa Proverbs 19:21. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Tama? Grabe, no? Kumbaga, ang dami nating mga plano sa buhay, pero plano pa rin ni Lord yung mananaig. Gagawa talaga siya ng way para mapa-experience na sa atin eh, yung blessing, yung vision na naghihintay para sa atin. Diba? Kumbaga, inilapit niya sa akin yung office mate ko na pwedeng makakapagpabago ng buhay ko dahil sa pinagpipray ko na opportunity. Tumanggi ako, lumayo ako, o gumawa pa rin siya ng way. Grabe, no? Yung sister ko, wala talagang kawala eh. Grabe, no?
Kaya ang point lang din dito mga mentors, ano, huwag ka rin papatala sa rejections kasi normal yan sa negosyo natin. Pag di mo kasi yan alam, baka mag-quit ka. Kasi ako na-experience ko rin yan ng maraming beses eh. Diba? Itong picture pala namin na to, no? Ito yung first ever rejection ko sa business. Kaya lagi ko rin pinapakita yan. Hindi ko makakalimutan yan. Yan yung time na meron akong first invite. Very enthusiastic ako niyan, ano? Kasi first invite eh. Napaka-positive ko talaga. Excited na excited ako. Alam mo, yung in-invite ko dyan, super close friend ko. At na-Indian kami nang hindi lang isang oras, dalawang oras, anim na oras kami naghintay. Grabe, para sa first time na mag-i-invite, nakaka-burnout yung idea na yun. Kasi after office work ko yan eh, pagod na ako sa trabaho niyan. Diba, tas naghintay kami ng anim na oras, sa super close friend ko, tapos na-reject ako. Imagine na lang mga mentors kung nag-quit ako niyan. Diba? Pero buti na lang may mga ganitong mentoring, buti na lang may mga mentors ako na nagsusupport, na na-realize ko na okay, first pa lang naman, at normal lang rejection. Na pinaintindi sa akin na kapag nare-reject ka, it's a good thing pala kasi ibig sabihin may ginagawa ka. Kahit anong industry kasi na-experience yan eh. Even free taste nga, di ba nare-reject? For example, nag-walk ka sa grocery, may ino-offer na free taste, nilayuan mo, di ba? Kumbaga nilagpasan mo o na-reject mo rin, even free taste nga nare-reject eh. Di ba? Kaya kung nakaka-experience ka niyan, yung ang dami mong rejection, alam mo, good job pa din kasi ibig sabihin may kinakausap ka. Actually, yan ang breakfast of the champions kasi ibig sabihin, umaga pa lang may kinakausap ka. Rejection is really, you know, not necessarily bad kasi laging may lesson ka na matututunan dyan eh. Diba? Sabi nga, for every yes, it builds your business. For every no, may nabibuild pa rin. It builds you. Dyan ka natututo. Kaya huwag na huwag ka mag-quit kasi talo ka pag nag-quit ka. Sabi nga, diba? There are no failures, only quitters. Oo, sabi, may mga close friends ko, they watch the IDP kaso hindi nagjo-join. Oo, di ba normal yan. Hanap ka lang ulit ng panibagong tao, wag na wag ka mag-quit. Kasi hindi mo alam, yung susunod na kakausapin mo, yun na pala yung magiging power leader mo, yun na pala yung makapagpasabog ng organization mo. Yun yung hindi ko talaga makakalimutan, ano, na lagi sinasabi ng mga mentors. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, okay? And then, ano pa yung number four? Lesson number four na natutunan natin, ano, habang nag-network tayo. Sabi dito, your vision is not an accident. He planted it in your mind for a purpose. Nung prinesentan ka ng negosyo, may vision ka ba na nakita? Diba? Sabi dito, your vision, hindi aksidente yan yung kung ano yung nakita mo sa mind mo. Kasi ibig sabihin ng vision, it's a glimpse of our future. Nakita mo kung ano yung magiging ikaw in the future. Alam mo, God planted it in your mind for a purpose. Kailangan clear kasi sa'yo yan. Diba? Lagi nga sinasabi, begin with the end in mind. Diba? Kasi paano ka makakarating kung hindi mo alam kung saan ka din pupunta? Tama ba? For example, kahit na ang ganda ng sasakyan mo, naka-Ferrari ka pa, full tank yung sasakyan mo, magaling ka na driver. Pero kung wala kang vision at hindi yun clear sa'yo, hindi ka wala kang destination, kung may sasakyan ka, hindi ka rin makakarating. Tama? Kahit ang ganda pa ng sasakyan mo. Parang ganun din tayo sa buhay. Okay? Kung wala kang vision, wala kang mararating. Kaya, pag may mga times na nahihirapan ka, laging i-remind yung sarili mo of the vision. Yung nakita mo. Diba nung pre-present sa'yo yung opportunity? Kasi kailangan meron ka niyan. Even sa Book of Proverbs, sinabi yan, when there is no vision, the people perish. May iba, nawawala talaga sila dito sa negosyo natin kasi hindi clear sa kanila yung vision. Or possible, nakalimutan na nila yung vision. Diba? Kaya kailangan clear sa'yo yan. Okay, yung vision. Lagi mong i-remind yung sarili mo. Kaya nga, di ba, merong vision board to always remind yourself ano yung mangyayari sa'yo dito sa negosyo natin pag tinuloy-tuloy mo siya. Pag may vision ka din, sabi nga ni Press, di ba, wala kang bisyo. Tama, ibig sabihin nun, hindi ka gagawa ng mga bagay, di ba, na alam mo na hindi makaka-help sa'yo sa pag-abot ng vision mo. Kumaga, iniiwasan mo even mga distractions. Kasi again, when you talk about vision, it's a glimpse of our future. Yan yung nakita mo sa mind mo na mangyayari sa'yo habang pinipresent sa'yo yung negosyo. Diba? Hindi aksidente bakit nakita mo yan. Panghawakan mo yan kasi yan ang desire sa atin ni God eh.
Tama, di ba paulit-ulit to sa mga presentations natin kasi ito rin talaga yung tumatak sa akin sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. May plano siya sa buhay natin. Plans to prosper you and not to harm you. Di ba yung plano niya sa atin is para i-prosper tayo, para maging blessing pa tayo sa maraming tao. Plans to give you hope and a future. Okay? In-insert niya yung vision na yan sa atin, ano? Para kung nasa moment ka man ng buhay mo ngayon na nawawalan ka ng pag-asa, di ba ito yung pangahawakan natin? Kasi anak tayo ng Diyos. Di ba gusto niya na umangat tayo para mas maging blessing pa tayo sa maraming tao? Di ba? Kaya panghawakan mo yung vision na yan. At as a leader, napakahalaga na meron kang vision. Kasi yan yung mag-aangat sa grupo mo. Pag wala kang vision as a leader, as a mentor, mawawala talaga yung grupo mo. Ibig sabihin, as a mentor, alam mo kung saan kayo papunta ng grupo mo 3 years, 5 years, or 10 years from now. Magkaiba kasi ang ambition sa vision Again, iba ang ambition sa vision. When you talk about vision, ambition, pansarili lang yun. Ibig sabihin, alam mo yun, sarili mo lang yung nakikita mo na angat. Pero kung bakit gusto ni Lord ano, na meron tayong vision, kasi pag sinabing vision, hindi lang sarili mo. Okay? It involves a lot of people around you. It involves helping other people. Malalaman mo na authentic yung vision mo if it involves helping other people. Okay? Aligned yan sa purpose natin. Kaya ang purpose and vision connected yan. If nakafocus ka sa purpose mo, ang vision, mangyayari talaga yan. Okay? Kumbaga, kung bakit tayo nandito sa I Am Worldwide, alam naman natin it's not just for us to be able to achieve time and financial freedom, pero to change the lives of a lot of people. Tama? Kasi ang natutunan ko lang din dito sa negosyo natin, madali lang mag-quit pag ambition lang ang meron ka. Tama? Madali lang mag-quit For example, sarili mo lang iniisip mo. Okay? Ang dali lang mag-quit. Kasi ilang taon naman nating natiis na wala naman tayong ganito Tama? Ang dali lang mag-quit pag sarili lang. Pero kapag dala-dala mo lagi yung vision para sa grupo mo, napakahirap po mag-quit. You know what? A lot of times as a mentor, ang dami ko ring moments talaga no na alam mo yon, ang daming mga challenges kasi hindi lang naman business, even personal na parang mapupush ka talaga mag-quit. Pero pag naiisip ko yung storm breaker, ang hirap. Okay, hindi talaga ako mapapakwit kasi dala-dala ko even pangarap ng buong grupo ko. Yan ang totoong vision. Okay? Pag sinabing vision, dala-dala mo even yung pangarap ng grupo mo. Okay? Ang hirap mag-quit pag vision ang meron ka at yan ang desire ni Lord para sa buhay natin. Nakalagay yan sa Philippians 2:3-4. Anong sabi dito? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Sabi o, do nothing out of selfish ambition. Rather, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Yan ang desire sa atin ni Lord. Okay? Kasi as you achieve your vision, mga men, I would like to remind you, you're going to have a lot of challenges. Ang daming mga failures, ang daming mga rejections. Hindi ibig sabihin na may vision ka, smooth sailing. Actually, ang kakambal ng vision ay challenges. Pero pag nilagay mo to sa mind mo and sa heart mo, di ba? Na, alam mo yon, may purpose lahat ng yan. At hindi ipapakita ni Lord yung vision na yan sa'yo nang hindi kanya tutulungan, magtutuloy-tuloy ka. Okay? Kaya kapag may vision ka at kakambal niyan, mga challenges, di ba? Ano yung ikakabit natin sa mga challenges na yon? Instead na kabitan mo siya ng doubt, okay, ano ikakabit mo? Kabitan mo ng faith. Minsan kasi, ito yung vision, tama? Kakambal ng vision, mga challenges, tama? O, ano yung kakambal ng mga challenges? Diyan ka na napapadoubt. Mostly ang response, naku, parang sign na ata to, hindi na ata para sa akin 'tong opportunity na to. 'Di ba? Dami ko nang narinig na ganyan. Naku, it's a sign. It's a sign na para mag-quit. Naalala ko before, segue ko lang. Naalala ko lang before. Meron ako first mga few pay-ins ko nung nagsisimula pa lang ako before.
sa ano, sa network marketing, bigla lang pumasok sa mind ko. Meron kami pinaprocess na ano, na ano, na package, tapos credit card. Tapos ipaprocess na, 'di ba? Tapos nag-fail yung credit card payment. Sabi niya, "Naku, it's a sign na para siguro hindi talaga ako mag-start dito kasi nag ano yung credit card." Natatawa lang ako sa mga ganun eh. It's a sign. Even yung pag-fail ng credit card, doon isinaalang-alang yung future talaga. No, it's a sign. Nakakaloka yung mga ganun, ano. Pero going back, okay, natawa lang ako, bigla ko lang naalala yon. Tabitan natin ang faith. Okay? Anong definition ng faith? Sabi dito sa Hebrews 11:1, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance for what we do not see." Okay? Ibig sabihin, pag nakikita mo pala, hindi faith yun. Okay? Ibig sabihin, ng faith, hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na. Yung vision na nakita mo, hindi mo pa na-experience, hindi mo pa na-feel. Pero naniniwala ka na. Na-feel mo na. Yan ang faith kay God. Confident ka. Kung ano yung vision na ipinakita sa'yo, mangyayari yan. Kasi again, it's God's desire na ma-achieve natin yung vision na yun. Why? Why? Kasi we're going to be an inspiration to a lot of people. Diba? Of course, we're going to be a blessing to a lot of people through that vision na ibinigay niya sa atin. Kaya faith over doubt. Diba, naririnig mo ba yon? Faith over doubt. Imbis na magdunda ka, diba? Magtiwala ka. Have faith. Sabi nga, diba, make your vision bigger than your limitations. Best example, si Joseph the Dreamer. Are you familiar with Joseph? Diba? Joseph the Dreamer. Diba si Joseph, ito no, para sa quick summary lang, dun sa kwento ni Joseph. Diba si Joseph, pinakitaan siya ng vision ni Lord at the age of 17 years old na magiging ruler siya ng Egypt. Tama? Sobrang nakaka-excite, di ba? Kasi one day magiging ruler siya. Pero alam mo, after that vision, ang daming mga challenges na dumaan sa buhay niya. Na ni ultimong mga kapatid niya, pinagdudahan siya. Tama? Na ultimong ano, no, pinalabas siyang patay, hinulog siya sa pit. Buti na lang may nakakita sa kanya ng mga Egyptians, ginawa siyang slave. Imagine ha, ito yung nangyari sa buhay ni Joseph. Diba? Pinakitaan siya ng vision na magiging ruler siya and yet ang na-experience niya, kabaligtaran. Ang na-experience niya, slave siya. Diba dumating ba sa point ng buhay mo or habang sa pag-network mo, "Lord, akala ko ba payaman? Pero bakit ganito, Lord? Kabaligtaran yung na-experience ko. Para pa ba sa akin to? Kabaligtaran yung nangyayari sa buhay ko." And worse, alam mo yung nangyari sa life ni Joseph? Napagbintangan siya, di ba? Na parang kinakalantari yung ano, yung asawa ng master niya. Kinulong pa siya. Grabe, worse. Pero alam mo, ang attitude ni Joseph, may faith siya. Alam niya may purpose lahat ng bagay. Close lang talaga siya kay Lord at kung saan siya nilalagay, ginagawa niya lagi yung best niya. Noong naging servant siya, siya yung naging pinakamasipag na servant. Noong nasa kulungan siya, na-promote pa siya. 'Di ba? Na best na ano no, naging ano pa siya, naging kanang kamay ng warden. Mapapansin natin 'yan ano, grabe po. Dahil kung saan nilagay si Joseph, 'di ba? Ginagawa niya yung part niya, ginagawa niya yung best niya hanggang sa dumating yung time. Naging ruler nga siya ng Egypt. Ang nakakakilabot, hindi siya Egyptian, pero siya yung naging kanang kamay ng Pharaoh. Siya yung naging ruler ng Egypt next to Pharaoh. Ganong kataas yung designation niya. Grabe, no? Kaya don't be surprised if ang daming challenges na dumadaan sa life mo kasi nire-ready ka ni Lord. Just like Joseph, hindi aksidente yung vision na nakita mo. Yan ang gusto ni Lord na mangyari sa buhay natin. 'Di ba? Ako nga eh, ang dami ko rin mga challenges before. 'Di ba? Kumagay never thought na mangyayari nga talaga 'to na ngayon nag-share na ako sa inyo ng ganito. Tama? So darating din yung moment mo. Maging faithful ka lang. Okay? Actually, ang challenge, it's a sign that something bigger is coming your way. Kaya dapat ang attitude natin pag may mga challenges, matuwa ka instead na, alam mo 'yon,
mag ano ka, instead na alam mo low moral ka, instead na nasa sad ka, dapat matuwa ka kasi alam mo nire-ready ka ni Lord. Okay? And that will lead us to number 5, lesson number 5. O yan, malapit na tayo matapos, 'di ba? I hope that you're learning. Kasi again, we're talking about the journey, tama? Kasi ang lesson number 5, challenges are there to develop us, not to bring us down. In line sa mga challenges, it's there to develop us, not to bring us down. Okay? Kaya again, napakahalaga ng attitude natin. When you talk about attitude, it's how we look at things, tama? When you say attitude, hindi siya personality. Okay? When you say attitude, paano ka ba tumitingin sa mga bagay-bagay? Paano ba ang perspective natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin? Okay? Sabi nga walang good or bad sa buhay, sa totoo lang. It's only our interpretation sa mga na-experience natin. Okay? Kung sa iba, pag sinabing challenges, pagkalugmok yung unang tumatatak sa mind nila. Pero alam mo, sa mga wealthy people, pag may challenges, it's an opportunity for me. Naku, may opportunity dito. Ganyang tumingin yung mga wealthy people. Kaya sabi dito, when you change the way you look at things, the things you look at change. Okay? Kailangan palitan natin yung ano natin, ano? Yung attitude natin. Pag may mga challenges pala, dapat matuwa ka. You must love challenges kasi we are getting prepared. Again, yung mga out of comfort zone moments natin, diba? Growth, iyan ang kapalit. Again, if you're out of the comfort zone, it means growth. At alam naman natin, ang results attracted sa growth. Pag walang growth, walang results. Okay? At kapag nasa comfort zone ka, walang growth. Okay? Ito papakita ko sa inyo. When we were starting, sobrang dami naming challenges. Alam mo, kung nag-join ka nitong pandemic, napaka-blessed mo na sa totoo lang kasi ang dali-dali na lang ngayon. Kung na-challenge ka ngayon, part talaga yan ng negosyo natin. Pero definitely, hindi mo magugustuhan yung mga challenges na experience namin before. Kaya mapapansin mo sa mga pioneers, talagang ano, yung mga nag-pioneer dito, ay, kahit anong pang challenge yan, gora lang ng gora. Bakit? Kasi walang-wala yan sa experience namin before. Ayan o. Ito yung mga moments na nagsisimula pa lang kami, nakikita ninyo mga mentors. Ito, kwento ko lang yung mga challenges namin before. Alam niyo ba na kapag meron kami mga talk or IDP, kailangan kasama namin talaga lagi yung mga mentors kasi sila yung nagpo-closing, sila yung nagpe-present. Alam mo, di ba ngayon ang dali-dali ng mag-set ng mga IBP? Kasi lahat ng mga IBP, may mentor na ready mag-closing sa'yo, tama? Alam nyo kami before, kailangan nakabook yung mga mentors. Nakikita ninyo, kasama ko si Mentor Kat, di ba? Tapos dito kasama namin Mentor Marlon or Mentor May, agawan kami sa schedule ng mga mentors. Para makatulong sila sa closing, para close deal yung mga kausap namin. Grabe no? Kaya as a mentor, busy na busy ka talaga. Ang dami mong mga closing, ang dami mong mga presentations. Imagine mo na lang sa dami natin, pag-aagawan natin schedule ng mga mentors natin. Diba kaya talagang everyday? Alam mo ang plotting namin ng mga IBPs, ay everyday talaga, kailangan meron, kailangan unahan ko yung iba. Kailangan mapaset ko kaagad kasi ganyan yung mga scenarios namin before. O what else? Ganyan yung mga presentations namin before. Dati, bago kami makapag-present, pupunta kami sa coffee shop. Okay? Bibili ka pa kami ng kape. Diba? Minsan nakabili ka na ng kape na Indian ka pa. Grabe, no? As you can see, grabe mga presentations namin, no? Alam mo kung anong oras yan? Kasi ang market namin sa Fierce, call center eh. Nagpe-present kami 2 a.m., 3 a.m. ng madaling araw. Grabe? Ganyan yung mga experience namin before, sunod-sunod yan. Alam mo, since ang market namin call center, alam mo, hinihintay namin yung break time nila. Sa 45 minutes sa break time nila, kailangan mabilisan na IBP, kailangan mabilisan na closing, dyan talaga kami nahasa. Oo, Mentor Mary, 5 a.m. na natatapos. Di ba? Minsan nga, ang aga ng presentation namin, since mga call center, mga out nila, 5 a.m., 6 a.m., naghihintay na kami sa coffee shop, sa venue, dahil magpe-present kami. Diba? Even dati, may mga nasa abroad din kami, wala kaming Zoom. Tingnan ninyo kung paano kami mag-present sa mga OFWs.
hindi namin alam yung Zoom. Ito yung slide, tapos yun yung Messenger, nakatapat. Imagine mo na lang nakakahilo, no? Grabe. Ganyan kami before mag-present. Ganyan yung mga offline IBPs namin. Di ba? Oo, tingnan ninyo, nakikita nyo sila mentor dyan, ninyo, kabilaan. Dati, wala pang mga training rooms. Dati, lahat talaga ng mga, kumagang office namin sa coffee shop talaga. Nag-house to house din talaga kami. Dati, even may mga moments na wala na kaming time na, alam mo yun, na kumain sa labas. So, sasakyan na lang kami kumakain. Ayun, kasama ko sila mentor EJ, mentor Jessa. Nagpipicture kami. Di ba? Nagpipicture kami. Sinasabi namin, ngayon lang to. Di ba? Imagine yung attitude namin, no? Even though we were really challenged, alam mo yung andyan na happy ka, andyan na alam mo yung parang, wala, ginagawa mo lang yung part mo, masaya ka lang, nagsiserve ka lang. Diba? Meron kasing iba, pag natachallenge, nahihirapan, umaayaw na, diba? Hindi na maipinta yung mukha. Pero ito, oh, sasakyan na kami nakakakain na kasi wala na kaming time, pero masaya pa din kami, nagpipicture pa kami. Oo, ganyan na ganyan kami before. O, tanungin kita, gusto mo ba na ganyan pa yung pagdaanan mo? E ngayon, ang dali-dali na. Bakit? Ang dali-dali na kasi online na lang. Minsan nga umaattend ka ng IBP, naka-complete meal ka pa eh. Tama? Minsan nga umaattend ng IBP, nakaupo ka pa, nakahiga ka pa eh. Tama? Ay, kami before, o, tingnan ninyo, zoom-zoom na lang. O, what else? Tingnan nyo kami. Diba? That, ngayon, di ba, kapag meron ka mga talk sa mga provinces, paano? Papa-attend mo lang ng Zoom, tama? O, tingnan ninyo yung mga provincial talks namin. Alam nyo ba before pandemic, pag meron kami mga prospects sa iba't ibang lugar, pupuntahan talaga namin, kaya talagang it's a must yung meron kang sasakyan. Asset talaga ang sasakyan. Kasi paano ka makakapunta sa province kung wala kang sasakyan, tama? Ito, o, nagpe-present kami sa Pampanga. Ito, pumunta kami ng Bicol. Ayan, kami nila mentor Harriet ninyo sa Bicol. Pumunta kami ng Baguio. Diba? Pumunta kami ng Bulacan. Alam niyo yun? Alam niyo ba before, meron akong team na binibuild sa Baguio. Ang schedule ko sa kanila is every weekend. Okay, alam niyo na mga mentors. Every weekend yung schedule ko sa team Baguio na binibuild ko. Okay? Alam niyo? Saturday ang schedule ko sa kanila, diba? Mag-isa ako ha, nagda-drive. 3 a.m. aalis na ako dito ng Manila. Mag-isa ako. Okay? Pupunta ako ng Baguio. Darating ako doon mga 7 a.m. 7 a.m. start na ng presentation. 7 a.m. up until 10 p.m. 10 p.m. mentoring. 10 p.m. to 12 midnight. 12 midnight, diretso na ako pabalik ng Manila. 12 midnight, nagda-drive ako mag-isa. Canon Road. Sino naka-experience sa Canon Road? Diba sabi nila nakakatakot daw sa Canon Road? May white lady daw doon. Pero alam nyo, hindi ko iniinday yun. Wala akong pakialam. Diba? Basta drive lang ako. Balikan yun. Every Saturday yun. Diba? Back and forth. Kaya doon ako nahasa sa pagda-drive. Grabe no mga ment. Iba talaga pag napakalaki ng vision mo eh. Wala kang pakialam sa mga challenges. Lately, parang naisip ko yun, grabe, ang lakas ng loob ko before. 3 a.m. tas 12 midnight, may times ka na para nakakatulog ka na sa expressway. Grabe yung mga, ay nako, kung alam nyo lang. Minsan kasi nakikita lang natin yung success, tama? Pero hindi natin nakita yung behind the scenes. Paano kami before na nagsisimula kami? Now, let me ask you again, gusto mo ba ganito pa? Hindi mo na kailangan pagdaanan to, ang dadali na lang ng mga IBPs o even mga mentorings. Ito, pakita ko lang sa inyo kung paano kami nagme-mentoring before, mga mentors. Alam yan, nila Mentor Mary ninyo, nila Mentor Ben, di ba, na mga councils. Ayan, no? Lahat, ay nako, grabe. Burger King, Krispy Kreme, di ba, McDo. Ay nako, lahat na lang pwedeng pag-mentoringan. Nako, pumupunta talaga kami dyan. Lagi kaming pinapalayas kahit nag-order naman kami kasi ang tagal ng mentoring eh, di ba? Ganyan yung buhay namin. Alam mo yun, nagsiset talaga ng mentoring. Para maka-attend ka ng mentoring, kailangan pa na, alam mo yun, pumunta ka talaga doon sa place kung saan nandun yung ano, no? Yung mga mentors. Pero ngayon, napakadali na lang. Click na lang ng Zoom, makaka-attend ka na. Oo. Pag, alam niya, Mentor Kim, naabutan yan. 3 a.m. uwian na, wala nang bukas. Yes. And kaya ko to pinapakita sa inyo kasi ito yung mga challenges sa pinagdaanan namin na hindi nyo na kailangan pagdaanan. Okay?
Pero alam niyo, through these challenges, dito talaga kami solid na na-build. Kaya kahit ano pa ma-experience namin yan, ay, naku, wala na yan. Handali-dali na lang compared sa kung paano kami before. Okay? I want you to feel blessed. Kasi, totoo yun eh, we don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. Kaya dapat marunong ka talagang mag-adapt. Okay? Kaya ako to pinapakita sa inyo para ma-feel blessed ka lalo sa negosyo na ginagawa natin, ma-feel blessed ka lalo sa team mo na very supportive, ma-feel blessed ka sa ganitong mga mentorings. Okay? Kasi ganyan kami na nagsisimula. Diba? Again, we don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. Yes, o sabi ni Mentor Tessa, I am blessed. Okay? Kaya dito, no? Number 6. Given na binigay niya sa atin yung opportunity na to, given na binibigyan niya tayo ng mga pay-ins, ng mga leaders, isa pa sa natutunan ko, okay? Diba, maging faithful lang tayo, gawin lang natin yung part natin, okay? Maging steward tayo ng blessing na ibinibigay ni God. Kasi, sabi dito, God wants us to be a good steward of His blessings. Okay? Kailangan tumatak sa'yo to kasi dito ka magkakaresulta talaga. Diyan ka magkakaresulta. Okay, yan natutunan natin sa mga BODs natin, di ba? Yung tinatawag na management principle. It applies to everything in our life. Kasama na dyan yung negosyo natin. Okay? Kumaga, we are never going to be given beyond what we can manage. We'll never be given beyond what we can manage. Ibig sabihin, si God, okay? Hindi niya ibibigay sa atin kung ano yung pinagpipray natin kung di naman natin ma-handle. Ibibigay niya lang sa atin kung ano yung kaya nating i-manage. Kailangan tumatak sa ito kasi very powerful yung principle na to. Stewardship versus ownership mindset. Okay, pag ownership kasi, ah, sa akin naman to. Naku, okay lang, trabawin ko or hindi, akin naman to. Tama? But in reality, okay, wala tayong sa atin. Lahat ng to ay pahiram lang ni God. Lahat ng meron tayo, itong opportunity, itong life, itong oras natin, yung mga tao sa paligid natin, okay, pahiram lang yan ni God. Pinagkatiwala niya lang sa atin, in-entrust niya lang sa atin. Okay? So what do we do? Pangalagaan natin, take 100% responsibility. Okay? Kasi kapag tumatak sa'yo to, aalagaan mo lahat ng mga leaders na dumadaan sa organization mo, pangangalagaan mo yung opportunity, pangangalagaan mo yung oras mo, kailangan lumago. Okay? We take responsibility. Kasi pag naintindihan mo to, diyan ka magkakaresulta. Okay? Sabi nga, God will never give you more than you can handle. And the moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life. Okay? We take responsibility para mag-grow tayo. Okay? Kaya nga pag may mga moments na na-challenge ka, for example, may goal ka tapos na-challenge ka, lagi mong tatandaan yung tinatawag na law of precession. Okay? Ano ibig sabihin ng law of precession? Okay? It's not the reaching of the goal that is important, but the person we become. Kasi kung ano yung nagiging tayo along the way, okay? Yan yung mahalaga kasi diyan tayo matututo mag-handle ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Okay? Lagi mong tatandaan, hindi sa atin ibibigay ni Lord kung di natin kaya i-handle. Kaya again, may purpose yung mga challenges along the way kasi nire-ready tayo as a person para i-handle yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Kasi kung hindi natin kayang i-handle, okay, hindi niya ibibigay sa atin. Dapat ganyan ka mag-isip. Okay? Kaya nga, ang tip ko, pag nagpipray ka, instead of praying lang na, Lord, please give me millions, Lord, I'm praying just for you, Lord, I'm praying, bagsakan mo ko na maraming leaders, alam mo, pinaka-ipag-pray mo, bigyan ka ni Lord ng strength and wisdom. Wisdom para ma-handle yung mga bagay-bagay. Kaya nga si King Solomon, pwede niya namang ipag-pray, Lord, give me billions. Diba? Pero anong pinag-pray ni King Solomon? Wisdom. Okay, kasi ang wealth to follow na, side effect na lang yan ang ginagawa natin sa buhay. Okay? Natututo ba tayo mga mentors? Hindi ibibigay sa atin ni Lord pag hindi natin kayang i-handle. Lagi mong tatandaan yan. Okay? Alam mo, protection niya rin kasi yan sa atin eh. Protection niya rin yan even sa sphere of influence natin. Ito ha, pwedeng ibigay niya sa'yo. Pero pag di ka naman ready, pwedeng ikasira mo. Pwedeng ikasira rin ng mga tao na nililid mo. Best example dyan, alam niyo kung ano? Yung loto, mga nanalo sa loto. Alam niyo ba, ang daming nanalo sa loto.
na yung ipinanalo nila, ganun, after how many months, ganun din kalaki yung ikinabaon nila ng utang. Bakit? Kasi hindi sila ready mag-handle. Tama? Lagi mong tatandaan to. Favorite ko na scripture to. Talking about stewardship. Luke 12:48, sinabi yan sa Bible, to whom much is given, much is required. Again, to whom much is given, much is required. If you want to be given more, kailangan marunong kang mag-handle ng maraming responsibilities. Kaya mapapansin mo yan sa labas, kung corporate manager ka, di ba mas mataas yung sweldo mo pag manager? Bakit? Bakit mas mataas ang sweldo ng manager? Dahil ba less work sila? No, they can handle more responsibilities kasi. Kaya sa negosyo natin, talking about stewardship, kailangan marami ka palang ma-handle na responsibilities. Okay? Kasi mas marami kang i-handle na responsibilities, mas maganda. You are on your way to promotion. Kasi kung tumatanggi ka sa responsibilities, kunyari sinasabi ng mentor mo, ment, mag-IBP ka na, ment, mag-mentoring ka na, di ba? Nako, pag tumatanggi ka dyan, I'm sorry to tell you, inaayawan mo din yung growth ng organization mo. Inaayawan mo din yung growth, di ba, ng resulta mo. Wala pa akong mentor, wala pa akong top mentor, millionaire mentors, multi-millionaire mentors sa nakita na nagpapa-IBP pa din. Wala akong nakita na mga top mover mentors, diamond mentors na hindi nagme-mentoring. Real talk lang tayo mga men. We don't want to give you false hope. Okay? Ngayon mo nare-realize, kaya ka pala pinupush ng mentor mo, mag-host ka, mag-prayer comments, mag-intro ka, mag-IBP ka, mag-handle ka. Kaya ka pala pinupush ng mentor mo. Para sa'yo yan. Gusto ng mentor mo mag-grow ka. Kasi kung puro si mentor mo lang ang gagaling, si mentor mo lang ang magkakaresulta. Tama? Yes. Sabi ni Mentor Kristen, walang ganon Mars. Preparation. Tama. Diba? Sinabi nga rin yan sa Spider-Man, di ba? With great power comes great responsibility. You want to be a diamond? It comes with great responsibility. You want to be a crown alpha mentor? It comes with super great responsibility. Di ba? Oo, si mentor lang ang mag-grow para ma-equip ka. Kaya assess mo yung sarili mo ngayon. Sige nga, I want you to assess yourself right now. Ano yung kaya mong i-handle ngayon? I-account mo yung sarili mo. Consistent ka na ba sa pag-attend ng mga trainings and mentorings? Kasi ibig sabihin, nire-ready mo yung sarili mo para makapag-handle ka ng grupo, tama? O nakakapag-lead ka na ba ng small group or big group? I-account mo yung sarili mo. O pag nag-hit ka ng goal, sumalaban ka ba? Nilalaban mo ba yung goal para sa grupo mo? Kasi baka mamaya, sobrang taas ng goal natin pero hindi naman tayo willing i-match with actions. Malabo talaga na mangyari yun. Kaya let's learn to lead ourselves first, okay? Okay lang ba yun? Take responsibility muna tayo. Okay? Hindi lang sa mindset, hindi pwedeng willing lang. Kailangan nagre-reflect din sa actions natin. Kasi nasa management principle yan eh. Sabi dito o Matthew 24, 45-47, a faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth, the master will put that servant in charge of all he owns. Bibigyan ka ng mas marami kung kaya mong ma-manage kung ano yung meron ka ngayon. Okay? God is able to entrust us more if we can manage kung ano yung binigay sa atin ngayon. Okay? Pray ka ng pray. Gusto mo ng marami kang leaders. Bagsakan ka ng thousands of leaders. Pero yung isa, dalawang leader mo, hindi mo naman minamanage. Malabo yun. Okay? Kasi we are being given based on our ability. Okay? Lagi mong tatandaan yan. Namamanage mo ba kung ano yung meron ka ngayon? Okay? Kasi sabi dito, oh, those who can be trusted with a little can be trusted with much. Lagi mong tatandaan yan. God doesn't give what we pray for. Okay? Only what we can manage. Okay? Kaya instead of praying for results, alam mo, ipag-pray mo, Lord, give me more wisdom. Give me more strength to handle more responsibilities. Kasi si God,
ibinibigay niya sa atin based sa kung ano yung kaya nating i-handle. Kailangan mong tandaan itong principle na to. That's the reason kung bakit. Pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Pupunta kami, province. Everyday may mga mentoring kami, napupuyat kami. Kasi at the back of my mind, ang tumatakbo is, ito na yung opportunity na ibinigay sa akin ni God. I must be the hardest working person in the room. I don't need to please anyone, ha? But I have to show God na seryoso ko sa opportunity na ibinigay niya sa akin. Na sa dami ng binigyan ni Lord ng opportunity, ako yung pinaka magiging masipag. Ako yung pinaka magpupuyat. Ipapakita ko kay God na sobrang worth it itong opportunity na ibinigay niya sa akin. Gagawin ko yung best ko sa kahit sa ang bagay. Sa mentoring man yan, sa pagko-closing man yan ng deal, pag-asikaso ng mga leaders, I will do my best. Not to please anyone, but to please God. Ganyan yung mindset natin. Kaya grabe, ano ibinigay niya sa atin? I also started humble beginnings, mga mentors. As you can see, my income was only around 5,000 pesos. Diba? Ganyan kami before na nagsisimula kami. Magkiklaim pa kami ng check. Diba? Dati oh, kasama ko yung kapatid ko, taga-bit-bit ng product. Diba? Galing kanila GM kasi sila pa before. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Even though we were really challenged, ang nangingibabaw sa amin is yung vision. Totoo yun. Gawin mo yung part mo. Just be a good steward ng blessing na ibinigay ni God. Siya ang bahala sa magiging resulta mo. Kaya dito ko na-experience yung ganitong level ng, alam mo yun, income na never ko na-experience. Ang dami kong mga first na na-experience dito sa I Am Worldwide. Grabe, dito ko na subukan na kumita ng ganito, first million in 6 months doing I Am Worldwide. Grabe mga mentors, nung moment na yan, parang grabe hindi ako makapaniwala. Parang yan lang yung moment na nakahawak ako ng ganyang income. Nung nagsisimula ako, grabe. Kasi dati, pag may mga ganyan ako na nakikita na income, yung may hawak na mga million, before, nang nasa mindset ko, yan yung mga nanalo sa loto, nanalo sa game show. Pero hindi mo pala kailangan manalo sa loto or manalo sa game show para magkaroon ka ng ganyan. Diba? Actually, according to studies nga, diba, mas mataas pa daw yung chance na tamaan ka ng kidlat kesa manalo ka sa loto. Diba? Hindi mo na kailangan na tamaan pa ng kidlat. Diba? So, kumbaga, lahat may chance. Equal opportunity for everyone. Pwede kang magkaroon ng ganyang level of income. O dyan ko rin experience, ma-achieve ang ating first SUV. Grabe. Diba sabi ko sa inyo kanina, ni thought ng second hand, hindi ko maarok sa mind ko, pero dyan natin na-experience. Dyan natin na-experience yung travel. Travel incentive, more than 10 international destinations for free. Ibinigay sa atin ang I Am Worldwide. Alam niyo ba mga mentors kung bakit ako nag-nurse? Kasi ang gusto ko makapagtrabaho abroad. Pero ang pina-experience ni I Am Worldwide, hindi makapagtrabaho, kundi makapag-enjoy. Doon ko na-experience sa buong buhay ko. Grabe, mind-blowing up to now. Yung experience namin sa Amanpulo. Di ba pag nakikita ninyo yung Amanpulo sa mga vlogs, sa TV, di ba alam mo, para makapunta ka dyan, per person, more than 100,000 pesos per night. Pero pina-experience namin ni I Am Worldwide 3 days. Grabe. Di ba? Ang dami namin mga travel dito, no, na ang sarap. Kaya dito mag-build ka kasi grabe. Ang sarap na ma-experience yan. Actually, not just the place, not just the food, not just the culture of the place na pupuntahan mo, pero yung the fact na kasama mo yung mga mentors na super nakaka-inspire, sama-sama kayo, na-inspire ninyo yung isa't isa, yun yung something priceless, di ba? And even mga gadget incentive, di ba? Pinapakita ko sa inyo itong mga results, mga resulta na itong mga mentors, and pinakita ko rin sa inyo yung mga behind the scenes. Before we're able to achieve these kinds of achievements, okay, kailangan, diba, kung ano yung binibigay sa atin na opportunity, pangalagaan natin, panghawakan natin. Kasi as you can see, dito sa journey natin, to follow talaga ang results. Talagang gagawin ni Lord na i-exceed niya talaga yung resulta para maka-inspire ka ng maraming tao, para maikwento mo yung journey mo sa iba. Okay? Na dito natin experience, oh, hindi lang 1 million, 2 million, 3 million, and so on and so forth. Diba? Kaya dito mga mentors, naku, gawin natin yung part natin kasi ito yung naghihintay sa'yo. Sa trabaho mo, binibigay mo yung best mo, mas ibigay mo yung best sa ganitong opportunity na ito yung makakapagbigay sa'yo ng time and financial freedom. Okay? And habang ginagawa mo to, kailangan tumatak sa'yo to lesson number 7, malapit na tayo matapos, no?
when the why is clear, the how is easy. When the why is clear, the how is easy. Kasi as we go through our journey, okay, habang ina-achieve natin ano, second million, third million, fourth million, again, the more na tumataas yung goal mo, tumataas din yung mga challenges mo. Pero pag clear sa'yo ang why mo, the how is easy. Okay? Gusto ko kayong i-remind yung reason mo kung bakit mo siya ginagawa. Kasi ito yung makakapag-keep sa'yo sa negosyo. Pag may mga moments na nadadown ka na, pag may mga moments na napanghihinaan ka ng loob, yung why mo ang magiging fuel mo. Okay? Sabi nga, no, ang acronym daw ng why, W-H-Y, it's what hurts you. What hurts you? Ito yung mga bagay-bagay na ayaw mo nang mangyari ulit or ayaw mo nang mangyari sa buhay mo kung bakit mo sinisipagan yung negosyo. Alam niyo, kung tatanungin niyo ako, ikikwento ko sa inyo ha, yung why ko. Of course, my family. Okay? May mas malalim na hugot ako kung bakit ko tinatrabaho itong I Am Worldwide. Again, a lot of times, we only see, ay, kasi naman, kaya ganyan yung mentor na yan, kasi single yan, wala naman niyang inaasikaso, wala naman niyang iniintindi. Pero ito, kwento ko sa inyo mga mentors ha. Hindi ko to madalas kinikwento sa mga ano, sa mga mentoring, ganyan. Alam niyo ng mga mentors kasi very private ako sa mga ganyan. Pero ito, kukwento ko lang yung mas malalim na hugot ko kung bakit ko siya ginagawa. So ito si Mentor Jessa, tama? Si Mentor Jessa, siya yung nag-introduce sa akin sa opportunity. Mas may malalim kami na reason kung bakit namin ginagawa yung I Am Worldwide. Kasi yung mom ko, nung nag-start kami sa I Am Worldwide, OFW pa siya. For more than 10 years, ang mom namin, never namin talaga halos makita. Alam nyo, graduation ko ng high school, graduation ko ng college, wala siya para magsabit ng medal or mag-ano ng toga, alam mo yon, wala kaming picture. Kasi hindi siya talaga, ano no, kumaga wala talaga siya ng mga moments na yan. Bilang lang sa kamay na nakasama namin siya. Kaya isa sa mga naging hugot namin yan na we want our mom through I Am Worldwide mapauwi. Ayaw na namin siya na, alam mo yun, makita na nag-abroad kasi OFW siya sa Italy for more than 10 years. Thank you, Mentor Igloria. Mana po sa anak po, no? De joke lang. Pinapatawa ko lang kayo, ha? Alam niyo yung isa ko pang hugot, mga mentors, kung bakit ko to ginagawa? Meron akong brother, okay? Meron akong brother na alam to nila Mentor Ben ninyo, alam to nila Mentor ano ninyo, no, nila Mentor John ninyo, na ito yung challenge ko, lalo na nung nagsisimula ako sa I Am Worldwide. Meron akong brother na merong ano, pinagdadaanan na, alam mo yun, na sobrang laki emotionally, okay? Meron siyang tinatawag na major clinical depression and anxiety disorder. Okay, alam niyo yung mga challenges ko before kasi itong brother ko na to, nasa poder ko to eh, nung nagsisimula talaga ako, nung talagang early part pa ng ano niya, no, ng nung ano niya, tawag dito, nung depression niya, clinical depression. Okay, so yung mga moments na yan, yan yung moments talaga na hindi ko siya maiwan-iwan dahil, alam niyo, anytime baka pwede mag-suicide. Sorry, sensitive yung topic na to, no, pero ito yung pinishare ko lang para ma-inspire kayo. Alam mo, hindi mo alam, baka pwedeng may gawin siya sa sarili niya. Na syempre, as a panganay, responsibility mo siya. Hindi mo siya pwedeng maiwan. Diba? Kumbaga yan yung isa sa mga daladala ko talaga before habang ginagawa ko din tong opportunity. At meron akong isang brother na meron din siyang epilepsy. Kumbaga dalawa sila na nasa poder ko. Imaginin mo ha, meron kang dalawang kapatid. Diba? Yung isa merong major clinical depression at yung isa merong epilepsy. Diba? Naalala ko before, meron akong talk na pinuntahan na iwan yung isang brother ko. Sobrang iyak ako ng iyak pauwi dahil nag-epilepsy yung brother ko. Buti na lang naka-message siya. Hindi ko alam, baka mamaya kung ano na nangyari sa kanya. Alam mo yon? Kaya ko to kinikwento sa inyo kasi minsan na nakikita natin kung bakit ang isang mentor nagtutuloy-tuloy. Akala natin walang challenges sa pinagdadaanan. Pero hindi mo alam, mas malaki pa yung challenges na pinagdadaanan nila sa'yo. Diba? Yan yung mga challenges ko when I was starting. I had a brother who's suffering with major clinical depression and anxiety disorder na anytime pwede niyang i-end yung life niya. Diba? Lagi ko siyang kasama. And I had a brother who's suffering from epilepsy almost every day. Diba? And yung mom namin, pinagpipray namin na makauwi. Kaya nga I'm very grateful kasi yung mom ko, alam niyo,
kinikilabutan ako pag naiisip ko ulit ngayon, ano, nabuti na lang napauwi namin siya ng sister ko before the pandemic. Kasi di ba ang hardest hit ng pandemic sa Italy? Ang daming namatay, ang daming nawala. Okay? Kaya may purpose lahat ng binibigay sa atin ni Lord na opportunity. Nabuti na lang, di ba? Na napauwi namin yung mom namin before the pandemic, kasi kung hindi, baka dagdag na iniisip namin siya ng sister ko, ano na kaya nangyari sa kanya. Kaya thank you, Lord, for this opportunity. And the reason why I'm sharing this to you, diba, para mas ma-motivate ka lalo, gawin mo tong opportunity para sa kanila. Kasi thank you, Lord, kasi napauwi namin yung mom ko. Diba? Thank you, Lord. Why? Kasi hindi na kailangan isipin ng mga brothers namin yung mga expenses nila sa hospital. We can always provide. Diba? Kaya grabe, mga mentors. Minsan kasi, for example, yung why natin, instead na yun yung maging motivation natin para hatawin natin ang negosyo, kabaligtaran. Men, di ko kasi ito magawa dahil sa ganito. Men, di ko kasi ito magawa dahil sa ganito. Yes, your reason may be valid, pero it will never be valid para makuha mo yung pangarap mo dito sa IAM Worldwide. Gawin mo to para sa kanila, para hindi na magiging problema kung ano yung pinoproblema mo sa ngayon. Okay? Kaya ako to kinikwento, hindi ko to madalas kinikwento kasi it's a sensitive topic for me, especially sa mga brothers ko. Diba? Pero kailangan ko siyang ikwento para maintindihan nyo din, ano, na na-experience ko din kung anong hirap na na-experience mo, baka mas matindi pa. Diba? Alam yan nila mentor Veninyo, nila mentor John ninyo, kung ano yung struggle ko talaga dyan before. Pero, hindi yun kailangan makita ng team. Grabe yung iyak ko dyan before, pero hindi yun kailangan makita ng team. Diba? Tuloy-tuloy lang. Ngayon, grabe. Nandito na yung mom ko, nasa province sila. Anytime na gusto namin umuwi, makakauwi kami, kasama namin sila. Kumbaga yung stress namin before, hindi na ganun ngayon. Thank you sa I Am Worldwide na opportunity na ibinigay sa atin. And alam niyo bilang sa kamay na nagkasama kami ng mom ko, pero pina-experience ni I Am Worldwide yung memorable experience na hindi matutumbasa ng kahit ano. Bilang sa kamay na nagkasama kami, but because of I Am Worldwide, merong free travel incentive to Holy Land. Diba? Naisama natin yung mom ko. Nag-travel kami 14 days, all expense paid. 'Di ba? Nag-tour kami, buong araw kami magkasama, yung mga oras na di kami nakapag-bonding, sobrang bawing-bawi. Simula pagkagising bago matulog, 14 days wala kaming ibang ginawa kundi nag-enjoy, nag-travel. 'Di ba? At alam niyo, diyan namin na experience, nag-birthday kami sa isang country na first time namin, parehas kami na nag-birthday dyan. Kaya grabe, sobrang grateful ako. More than the money, more than the achievements, yung ganyang experience or memory na makikreate mo with your family, it's priceless. And I'm sharing this to you, mga men, kasi ito rin yung mangyayari sa'yo. Ito yung panghawakan mo o nakakatuwa. Diba? And of course, the reason why I'm doing this is of course for our team, for Stormbreaker. Sabi ko nga, sa dami ng mga challenges, di ba may mga business challenges pa, may mga personal pa, kinento ko sa inyo, ang daming moments sa pwede ka mag-quit. Pero itong mga taong to, ito yung reason kung bakit hindi mo ko mapapakwit ever. Kasi daladala natin pangarap ng buong organization natin. Daladala natin, alam mo yun, yung vision na nakita din nila. Pag nag-quit ako dito, para ko na rin sinabi na ang vision na nakita nyo is wala yan. Di ba? Yan yung reason. Kaya sabi ko sa inyo, laliman mo ang reason. Diba? Laliman mo ang reason. Naniniwala si Lord na wala kang challenges na hindi ma-overcome, kaya kanya nilagay dito. Okay? Most of all, diba? Kumbaga, why? Kasi si God naniniwala sa'yo. Okay? Naniniwala si Lord sa'yo na kaya mo. Yes, palaliman ng hugot. Yes, proud Stormbreaker. Thank you mga mentors. Are you learning? I hope natututo kayo, ha? Okay, natututo kayo. Ito yung mga madalas na hindi ko naikwento, pero, you know, since talking about the journey, so at least na-share natin sa inyo. Okay? So, ayan. Thank you. Malapit na rin naman tayong matapos. And lesson number 8, set bigger goals. Okay? Kasi dito nyo nakikita yung journey ko eh. Tama? Na, ay, hindi pala smooth sailing. Ay, may mga challenges pala talaga. Diba? Kasi kinikwento ko ang journey bago tayo na-achieve yung mga resulta na na-experience natin. Sabi dito, set bigger goals. God wants our faith to mature. Alam mo,
kahit na may na-achieve ka na, kahit na-achieve mo na yung first million mo, nakarank up ka na to Sapphire, Ruby, Emerald, set ka pa rin ang set ng goal. Okay? Yan ang desire sa atin ni God. Mag-set tayo ng malaking goal. Alam niyo, bago natin nakuha yung sports car natin ngayon, nag-start lang naman din yan sa vision eh. Kasi pinanghawakan lang din natin yung laging nakalagay, di ba, sa mga ano natin, sa mga sasakyan, laging sinasabi ni Press, lagi mong tatandaan, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Nagsiset ka ng malaking goal, hindi dahil sa capability mo. Nagsiset ka ng malaking goal kasi alam mo yung capability ni God. Alam mo yung kaya niyang magawa sa buhay mo. Kaya totoo yun eh. Ang goal natin, ang pag-set natin ng goal, nakadepende sa faith natin kay God. Kung gaano kalaki yung faith mo kay God, ganun din kalaki yung goal na isiset mo. Okay? And when God sees that our hearts are ready, ibibigay niya talaga yan. Kaya huwag ka magkaroon ng destination disease. As you can see, pinakita ko first part ng achievements natin. May sasakyan na tayo, may grupo na tayo, may mga first few millions na tayo, nakaka-rank up na tayo, pero hindi pa rin tayo nag-stop. Tama? Ito oh. Nakikita niyo mga mentors, dati inaano ko lang yan oh, nagpapapicture lang ako sa Z4 ni Mentor Marlon, dati pinupost ko lang yung pangarap ko, kaya huwag ka matakot mag-declare ng goal mo. Okay? Pero kasing iba, hindi mag-post ng pangarap nila, bakit? Kasi feeling nila hindi mangyayari, negative ka agad, hindi naniniwala, walang faith. Okay? Ako dati oh, dumating lang ako sa ganyan, nakaka-picture lang ako, nagpo-post lang ako ng sasakyan na gusto ko. Dati nga, pinuntahan ko pa sa kasa, oh. Nakita ninyo mga men? Nakikipicture lang ako sa Z4. This was before pandemic. Pinuntahan ko sa kasa yung pangarap ko na sasakyan. Nakikipicture lang ako. Iniram ko pa yung susi doon sa agent. Pwede mong pa-picture? Gusto ko lang ma-feel. Gusto ko lang mahawakan. Ganyan na lang ka before. Di ba? Hindi pa natin napapurchase yung car na yan. Okay? Huwag kang matakot na mangarap, huwag kang matakot na mag-declare ng goal mo kasi yan ang desire sa atin ni Lord. Pero dito ano, ito yung gusto ko ring i-point out. Okay? Di ba magsiset ka ng mas malaking goal? Alam mo, since mas malaking goal yung isiset mo, dyan ka din makaka-experience ng mas malalaki pang challenges. Sabi nga, big goals bring big challenges. Okay, alam ninyo along the way, as we strive to build a bigger team, ang dami na naman nating mga challenges na na-experience. Tapos ito pa, pumasok yung pandemic. Di ba ina-attract ko na yung sports car para sa grupo? Biglang pumasok yung pandemic. Di ba? Ang dami, di ba? Nagsiset ka ng malaking goal, excited na excited ka. Lord, grabe ito na, di ba? Ito na yung tuloy-tuloy na lumalaking grupo. Ito na yung makukuha na natin yung sports car. Tapos biglang nagka-pandemic. Anong nangyari? Ang daming tao na nawala. Tama? Oh, tapos since pandemic, kumakapa-kapa pa tayo. Oh, nawawalan din ng savings. Okay? Walang consistent income. Okay? Kumaga ang dami natin mga experience na, kumaga ang dami natin mga challenges na experience na hindi ko na maikwento isa-isa, no, bottom line. Ang dami sa team nangangapa talaga. 'Di ba? Alam yan nila Mentor Ben ninyo, nila Mentor Mary ninyo kasi new normally. 'Di ba? Kumaga ang pag-build namin naging back to zero kasi nasanay kami offline eh. Ito o ilalabas na sana. Ginugol na sana natin, no, pero na-delay. 'Di ba? Andiyan na mapapa-question ka talaga na parang, Lord, di ba para sa akin pa ba to? Di ba? Pero sabi, ano daw po, faith over fear. If may faith ka, andiyan na persistent ka pa din. Andiyan na nagtutuloy-tuloy ka pa din kahit wala kang nakikita. Kasi once na nag-start ka, tapos hindi ka na nag-take action, kunyari, nawalan ka na ng gana, possible nawalan ka na rin ng faith eh. Kaya another word for faith, persistence. Kasi kaya ka persistent kasi may faith ka. Eh, ang faith, it's the language of God. I Am Worldwide is a faith business. Sabi nga, di ba? We should learn to walk by faith and not by sight. Kasi ang hindi mo alam, kaya para kala di natutuloy ang plano, di ba? May nakalaan si Lord na mas malaki pa na di mo nakikita. Sabi nga, di ba? God's plan is bigger than our plans. Kaya, nung time na yan, diyan ko natutunan to. Lesson number 9. Ito ah, malapit na tayo matapos. Prepare while you wait because the waiting is the preparation. Okay?
Lesson number 9, prepare while you wait because the waiting is the preparation. Pandemic, di ba? Lahat ay down. Alam niyo, di ba? Since natutunan natin ano sa experience natin, it's an opportunity para makapag-build ulit. Kaya very grateful ako sa mga taong to, no? Sa Stormbreaker Core, sa mga councils, kasi ito lang din yung mga tao na naging katulong din natin ano sa pag-build ulit. Diba sabi nga, diba, teamwork makes the dream work. Nagsimula kami ulit. Yung mga offline activities, kinonvert to online. Kasi if you know the right process, you can repeat the right results. Basta ang bottom line lang, andyan yung purpose natin and heart natin to always help and serve our leaders. Wala namang imposible. And of course, patience din sa pag-build. Kasi yan talaga yung dine-develop sa atin ni Lord, eh. Patience. Ayaw natin mag-wait. At kung andito ka sa moment na ito na waiting ka, ito yung masashare ko sa'yo na ginawa ko during the waiting period. Diba? Ayan pala, no? Sinimulan ulit. Tapos, ito pala, ito yung highlight. Dinagdagan pa natin ng life class. Yung life class na natututunan namin kay Press, pinapasa din sa mga leaders na talaga nagkaroon ng malaking effect sa grupo natin. And during the waiting period, ito yung ginawa po natin, ano? We worked on ourselves. Diba? Kaya ito yung advice ko sa iyo. Kung nasa waiting period ka, you work on yourself. Ginawa natin ang acronym, no? WAIT. W, work on yourself. Again, get yourself prepared and ready kasi it's an opportunity para mahone mo yung skills and mindset mo. Kasi si God, again, He will never give us beyond what we can manage. Kaya napakahalaga na hinahanda mo yung sarili mo every single day. A, appreciate everything. Habang nag-wait ka, good or bad, embrace mo yung process. Appreciate mo lahat. Lagi mong tatandaan yung nasa Book of Romans, all things work together for good. Okay, lahat ng pangyayari sa life natin may purpose. Yung mga challenges na yan, it's meant to develop us, not to put us down. Okay, I, initiative. Have the initiative. Hindi ibig sabihin ng wait, wala kang gagawin. Hindi ganun, ha? Okay, faith without action is dead. Persistence means may faith ka. Ginagawa mo yung part mo every single day. Kahit wala ka pang nakikita na nagmamaterialize, tuloy-tuloy ka lang. Okay? T, most of all, trust in the Lord your God. Do not lean on your own understanding. Diba? Your waiting will be a testimony of God's faithfulness in your life. Lagi mong tatandaan yan. During the waiting, dyan talaga na-build ng todo yung faith ko kay God. Diba? Kaya I'm also grateful na dinaan niya rin tayo sa ganyang process. Totoo yun. You may not understand whatever is happening now, but you will later. And always remember, si God, hindi siya late. Okay? God is never late. Most of the time, tayo lang palang hinihintay niya na maging ready para sa vision na nakalaan para sa atin. Pinangawakan ko yung scripture na to, yung Psalm 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. How do we delight God? Kapit ka sa Kanya. Kung saan Kanyang opportunity inilagay, gawin mo lang yung best mo. Ang masarap kasi dito, tumatrabaho ka na alam mo nakasama si God. Iba kasi yung tumatrabaho ka on your own, pero iba din yung tumatrabaho ka nakasama mo si Lord. Diyan mo talaga ma-experience yung favor niya. Diyan mo ma-experience yung will niya. Kasi imagine, pandemic na pandemic, pero diyan lumaki talaga yung grupo natin. Totoo yun. God keeps His promises. Diba? Kung ano yung vision na pinakita niya sa'yo, kung ano yung promise na sa'yo, gagawin at gagawin niya sa buhay mo para maging testimony ka sa karamihan. Pandemic na pandemic, pero dyan lumaki yung grupo natin. Diba? As you can see, ang dami na nga mga sub-teams na na-create na hindi na natin maisa-isa dito. Diba? Hindi natapos yung million. Diyan, no? 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, then 8 million. Diba? Then dyan din nangyari yung diamond. Grabe! Oo, men! Diba? Nagawa ng team natin. Team natin to. Nagawa ng team natin mag-diamond ang Stormbreaker. First ever. Walang promo. Grabe. Diba? Diyan natin na-experience yung favor ni God. Gusto ni Lord maging testimony tayo. Kaya hindi talaga pwede na hindi siya kasama eh. Kasi imposibleng mangyari to. Pero nangyari eh. Tingnan ninyo mga mentors oh. May 2020 yung RQV. Left side 28, right side 782. May 2021, tingnan ninyo naging RQV, oh. Left side, 177,000. Right side, 635,000. Grabe. Ay! Nakakakilabot si Lord. Diba may purpose talaga lahat ng bagay para ma-share mo talaga siya. Naku, kinikilabutan ako. Diyan natin experience, oh.
ganyang level ng income, pandemic na pandemic. Diba? 800,000 sa isang buwan. Dati nakikita mo lang yan sa mga mentors eh. Pero nasubukan natin ma-experience ito at hindi pa nagtatapos. Ang dami pa mga 6-digit income per month. Diba? Na ito, actually hindi na nga ito updated eh, mga mentors sa team natin, ano, sa buong organization natin. More than 100 rank ups dyan galing ang inyong mga Emerald, Diamond mentors ninyo. Sila Mentor Ben, Mentor Kristen, Mentor Wea. Diba? Kumbaga, hindi ko na maisa-isa, no? Grabe, millionaire circle more than 10. Ayan, yung latest na event. Grabe, no? Grabe si Lord. Grabe yung favor niya sa team natin. Pandemic na pandemic. What else? Oh, diba? Diyan pa natin na ilabas itong condo. Pandemic na pandemic. Diba? At ito pa, Free Wheels 1 and 2. Actually, nakatatlong car incentives na rin tayo dito sa I Am Worldwide. Hindi na rin to updated. Pandemic na pandemic. Binibigyan tayo ng libreng sasakyan. Diba? Grabe si Lord. Kaya ko to pinapakita kasi, ano no, maganda yung vision na nakita mo, panghawakan mo, have faith na mangyayari po talaga yan. Kasi isa po kong patunay dyan. Diba? And dito, no, gusto ko itong ipakita sa inyo mga mentors. Ito yung first ever sports car ni Mentor Kat. Diba? Kat Policarpio. Nagpa-picture lang po tayo dyan sa sports car niya, no? Grabe, sabi ko, naalala ko pa yun before. Sabi ko kay Mentor Kat, pa-picture ako. Darating yung time. Nako, isa-share ko to. This was way back 2016. Nagpa-picture lang ako. Hindi yan Z4, pero BMW na red. Ina-attract ko na talaga. Alam ninyo, October 1, 2020, dito ko kinilabutan. Ini-story ko siya. Ini-story ko tong Z4 na to. Na hindi ko alam, a year after, October 2021, kung ano itong mismong in-story ko, yan pala yung mismong mailalabas natin. Alam niyo mga men, kung bakit ako kinikilabutan, imposible. Kasi ang mga Z4 dito, laging sold out. Ang red na Z4, super rare. Kaya kapag nakita ka ng BMW na naka-red na Z4, ma'am, ang swerte mo, meron kang ganyan. Mahirap po makuha yung Z4 na yan. Grabe. Ay nako, kung alam niyo lang yung story dito na hindi ko na ma-detail, dito mo malalaman na si Lord talaga nag-work talaga. Kaya totoo yun eh, God has a perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and faith, but it's always worth the wait. Na nangyari na po, ayan, grabe. Alam mo, para kasi sa iba, sports car, material things, ang yabang, pero hindi eh. Alam mo kung bakit share ka ng share? Kasi this is about God's faithfulness sa buhay natin. Diba? At the end of the day, this is all for His glory. Para matestimony natin sa lahat yung naging goodness niya sa buhay natin. Minsan kasi ano, sa buhay natin, may mga times na papasuko ka na. Alam nyo, may mga moments nga din mga mentor na parang nakalimutan ko na to eh, along my journey. To be honest with you, may moment na parang nakalimutan ko na to na mangyayari talaga to kasi parang imposible siya eh. Pero alam mo, yung sasabihin ko sa'yo, nakalimot ka man, pero si God, si Lord, hindi siya nakakalimot. Diba? May heart's desires ka, na parang feeling mo, nakalimutan mo na. Pero si Lord, yung magpapaalala sa'yo. Si God, ibabalik niya ulit yung desire ng heart mo. Kaya nga ang pangalan nito, Psalm eh. Kasi para ma-remind ako lagi doon sa scripture na Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kasi He's a promise-keeping God. He always wants the best for us. Napaka-imposible pero naging posible. Ito ha. Ito, kwento ko para kinilabutan kayo kasi kinilabutan ako dito eh. Sabi ko noon last year, maglalabas ako ng sports car. September 8. My birthday. Diba? Nilagay ko yun, sinulat ko yun. Hindi ko lang na-post dito. Sinulat ko yun. Alam nyo, nagtingin-tingin na nga ako sa Benz, sa ibang mga ano. Kasi nga, imposible to eh. Z4, imposible yan. Kahit saang BMW ka pumunta dito. But it's out of nowhere. After namin magkasahopping sa Benz, napunta kami ni Mentor May sa bagong BMW. May bagong kayo na BMW, RSA Motors dun sa Green Hills. Napadaan lang kami. Hindi siya part ng plano namin. Napadaan lang kami.
Alam mo, pumunta kami, nag-walk in kami. Meron kayong Z4 dito. As usual, walang Z4. Imposible. Ang hirap kasi ng Z4, ng manufacturing ng Z4. Alam mo, nung sinabi ng agent, wala po. Pero, sabi niya, ma'am, may parating po. Tapos sabi, so tinanong ko, Kel, ano? Anong Z4? May paparating daw, red na Z4. E di kinilig ang lola mo. Kasi red na Z4 eh. Kilig na kilig. Alam mo yung pinakakinilabutan ako, kailan po darating? Alam mo sinabi niya, ma'am, andito sa record, September 7. Pak! Kakilabot! Kinilabutan ka? Kinilabutan ako. Kapag naalala ko yung moment, iniiyak ako. Akalain mo yung sinabi ko September 8, darating daw September 7? Ay, grabe si Lord. Kaya kapag naalala ko yan, iiyak talaga ako, even up to now. Grabe, no? Kung gano'n siya ka-faithful. Grabe. Pero ito, no? Pandemic happened. And I mean, di ba ang dami natin mga lockdown? Di ba? September 7. Pero nandun na, pero nasa customs. Di ba? Pero alam niyo, grabe. October 9. October 9 dumating, di ba? Ay, sorry, October 9 yung reveal, di ba? Kasi first week of October siya dumating dahil sa lockdown. Pero kinilabutan ako kasi gusto pala ito na, ano, no, ma-share ni Lord sa training ko na October, di ba, na ilabas natin, October 1, pinakita niya na pala ito na vision sa akin na mangyayari yan, iti-testimony mo lang to. Hindi ko alam na in-story ko to. Actually, nakalimutan ko na nga to, in-story ko. Kaya nung pagpatak ng October, andyan na yung Z4, sobrang kinilabutan ako kasi mismong exact na sasakyan na to, yan pala yung ilalabas ko. Ito pa yung another malupit. The morning ng reveal. Di ba magre-reveal na ako kinagabihan? Okay? Sinek ko yung memories ko. October 9 kasi yung reveal eh. October 9, few years ago. That's the exact date na nag-reveal ako sa soft launching ng I Am Worldwide ng Fortuner. Yun yung mismong same na araw, hindi ko alam. Tapos, few years after, that's the exact same date na i-reveal ito, hindi ko alam. Na another patunay talaga. Diba ng testimony ni Lord, kung ano yung meron ka ngayon, hindi pa yan yun. Few years after, same date, magre-reveal ka ng panibagong resulta. Grabe, kaya ako ito kinikwento kasi gusto ko kayo na sobrang ma-excite para sa mga naghihintay sa atin na alam mo, pinakamasarap dito. Hindi lang ako yung nakaka-experience. Yung family ko, sobrang proud sila. Dati negative yan, pero ngayon, they're very positive. Yung lola ko na matanda na, gusto ko na ma-experience na ito, naisakay ko siya sa Z4 ko, nag-drive kami, tuwang-tuwa siya. Dinrive ko sa province namin yung lola ko na 80 plus years old. Habang naka-top down tayo sa province, nakaganin siya ng kamay. Grabe. Yun yung priceless. Diba? Ang sarap. Mga mentors, nakakatuwa po talaga. Kaya ko ito kinikwento kasi gusto ko panghawakan mo yung vision na nakita mo. Nangyari sa akin yan, no? Imposible, pero wala eh. Pag will ni Lord, walang makakapigil. Diba? Kasi deserve na deserve mo. Yun yung pinagpipray mo. Kaya as I end, lesson number 10, God wants us to be the salt and light. Okay? Ito yung pinaka mga men. Kasi ito yung desire ni God sa atin. He wants us to be the salt and light. Okay? Ano ibig sabihin yan? Kung ano man yung resulta na meron tayo, okay? We always bring back the glory to Him. Kaya hindi talaga pwedeng mawawala si Lord eh. Kasi siya ang may gawa talaga nito. Kumbaga dito natin mas naintindihan yung purpose natin. This is not just about time and financial freedom. Pero marami, mas dumalim pa ang relasyon sa Kanya. Marami, ma-reconcile pa sa Kanya. That's the reason why ang life class hindi mawawala sa Stormbreaker. Diba? We are happy and blessed to say na ang life class, diba, sinimula natin sa Stormbreaker at marami tayo na i-influence ngayon, di even sa buong team class, buong organization. Diba? Kasi hindi talaga pwedeng walang life class. Doon mas pinakalumaki talaga yung grupo natin. Kasi more than what we can achieve dito sa I Am, yung ma-fulfill natin yung purpose ni God para sa buhay natin, it's priceless. Kasi totoo yun eh.
failure is being successful in the wrong assignment. Okay, pwedeng makuha mo nga goals mo, pero, di ba, hindi mo naman na-target yung purpose mo, baliwala lang din. Kaya nga napaka-bless natin kasi dito, nakukuha na natin yung goals natin because, di ba, mas naintindihan natin yung purpose natin. Kasi ang totoong definition ng success, hindi naman yung sports car eh. Hindi naman yung million-million eh. Alam mo, totoong definition ng success, purpose fulfilled. Ma-fulfill natin yung purpose ni Lord sa buhay natin. Marami nga dyan eh, nakuha na billion, nakuha dyan million, ang daming sports cars, pero empty pa din. Why? Kasi purposeless. Good thing dito sa I Am, natulungan tayo na ma-discover yung purpose natin kasi ang gusto ni God, maka-influence tayo sa iba. Kaya kanya pariresultahin, kaya kanya ipagda-diamond, kaya ka makakuha ng sports car kasi gusto niya maka-influence ka sa iba. Para makapag-share ka sa iba, ma-attract mo yung iba na mapakinggan yung message na para sa kanila. Kaya si God, every time He places us in an opportunity, ayaw kanyang gawin na mediocre ka lang, ganito lang magiging resulta mo. No, ang gusto niya guguhit ka sa industry. Gusto niya magiging icon ka, makikilala ka para madami ka pang ma-inspire. Dito sa I Am Worldwide, magda-diamond ka din, magka-crown alpha mentor ka, magpaka-sports car ka, supercar. Not for people to follow us, but for people to follow God. Okay? Yan ang goal. Kaya dito no, as I end, lagi niyong tatandaan to, 1 Corinthians 3:6-7. Kasi along the way, pag na-hit mo yung goal mo, baka makalimot ka. Pero lagi mo itong tatandaan. Sabi dito, no, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Okay? It is God who gives the increase. It is God na nagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Pwedeng ikaw ang pinakamasipag. But still, siya yung nag-allow na mag-increase. So let us always bring back the glory to Him. So ayun lang, maraming salamat.